So sa laban nga ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks ngayong araw, ito nga si Anthony Davis ay muli na ang bumalik para sa Lakers after missing the last 30 games or 2 months. Ang sabi nga ay 15 minutes nga lang ang lalaro ni AD sa buong laban na ito. So ang nangyari nga sa first quarter sa laban na ito, itong si Anthony Davis ay excited na. Tumirang nga siya ng dalawang jump shot kaagad, kaso nga namintis na yun, hinahanap niya pa rin ang kanyang rhythm after missing the last 30 games. So sa first 2 minutes, ang Lakers naman ay may kalamangan nga ng 5. At dito rin sa first quarter, nagparamdam agad si Anthony Davis kung ano ba ang maidadagdag niya muli dito sa Lakers team na ito. Dahil sa first quarter nga ay meron ng isang offensive rebound itong si AD at meron agad siyang isang steal. So ramdam na ramdam dito yung depensa ni Anthony Davis sa unang game nga ng kanyang pagkakabalik. At dito nga rin sa first part ng ating first quarter, ang Lakers ay aggressive nga sa kanilang opensa at depensa at nag-i-struggle nga ang Mavericks, kaya nga't napa-timeout sila. Matapos ang timeout, itong Mavericks naman ay nakapag-adjust ng maganda dahil after timeout, 7-0 run nga ang kanilang ginawa at ang Lakers naman ang nag-timeout. At matapos nun, continue pa rin ang Mavericks, ang Dallas Mavericks sa kanilang mainit na paglalaro. Tinuloy nga nila ang kanilang run at naging 14-2 run na nga ito. So itong si Anthony Davis naman, after going 0 out of 5 sa kanyang mga tira, nakashoot nga siya ng isang jump shot, step back. Pero nga, ang Dallas Mavericks ay uminit na nga ng sobra. Back and forth nga sila dito sa first quarter at may score nga na 31-26 matapos ang quarter na ito. At sa pag-umpisa naman natin sa ating second quarter, si AD matapos ang kanyang 7 minutes na paglalaro sa first quarter, bumalik na agad siya sa second quarter at nakashoot agad siya. Pero itong Mavericks, patuloy ang pag-dictate nila sa game na ito. Nagkaroon na nga sila ng 11-point lead dito against sa Lakers sa second quarter. At bumagal nga din ang ating laro kumpara mo sa first quarter dahil panay free throw nga ang nakakuha ng Dallas Mavericks. Meron na agad silang 22 free throw attempt kumpara mo sa Lakers na 8 pa lamang. So sa second quarter, all about the Mavericks. Matapos nito, 62-51, 11-point lead pa rin. Si Porzingis may 15 points, si Luka may 13, at si KCP may 11 points naman. At sa pag-umpisa naman natin sa ating third quarter, ang Los Angeles Lakers ay binulaga nga ang Dallas Mavericks. 11-0 run ang kanilang ginawa at wala nang nagawa doon ang Dallas Mavericks kundi mapa-timeout na nga lang. After timeout naman, sila naman ang sumagot ng kanilang 10-0 run. Lakers naman ang nag-timeout. Guess what? After the timeout, ang Lakers naman gumawa ng 7-0 run. Lahat yan, score ni Dennis Schroeder. Miscore nga siya na 14 points sa third quarter. 13-2 run ang ginawa ng Lakers sa unang mga minuto dito sa ating sa third quarter. At sa last 3 minutes nga, nag-back and forth na lang ang dalawang team. Palitan sila ng score, pero ang Mavericks, 94-90 ang kanilang kalamangan. Sa fourth quarter, ganun pa rin. Back and forth pa din. 5 ang kalamangan ng Mavs. Si Luka nga ang gumagawa dito sa Dallas Mavericks dahil injured ang kanyang kapartner na si Kristaps Porzingis. Si KCP at Schroeder naman ang gumagawa naman para sa Los Angeles Lakers. Kaso, kinapos nga ang Lakers 115-110 na nalo ang Dallas. Sa pangunan nga neto ni Luka Doncic with 30 points, 8 rebounds at 8 assists. Si Schroeder naman ay merong 25 points, 13 assists, si KCP at points. So yun nga nangyari dito sa laban ng Lakers at Dallas Mavericks. Nakabalik na nga rin si Anthony Davis. So yun lamang, if you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre mag-subscribe ko na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!